So guys, for today's vlog or for today's video, as you can see, I have this kakanins in my front. So guys, samahan niyo ako dahil magkakagising ko lang and magbe-breakfast tayo ng kakanin. So sino ang mahilig sa inyo sa kakanin, guys? Hindi niyo na itatanong, napakahilig ko sa mga kakanin. Nilupa, kasaba, biko. Ayan. So meron ako nga ditong kasaba, nilupak, and biko. And syempre, I have this barakong kape, guys. Look, paano ko ba mapapakita sa inyo yung barakong kape ko? Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, so guys, meron akong ganyan and may barakong kape. So, dito ako pupuesto. Diba, may upuan naman yung sopa, pero dito ako pumesto kasi mas gusto kong maupo sa lapag. Anyway, guys, kayo ba? Mahilig ba kayo sa mga kakanin? So, simulan na natin. And dahil matatamis tong mga kakanin na to, samahan natin ng barakong kape. Brewed coffee. Sarap. Sobrang sarap ng barakong kape. Malapit na maubos ang stock ko ng barakong kape, but meron akong Baguio coffee. Brewed coffee ng Baguio. Bigay yun ng kuya ko nung nagbakasyon siya, tapos pumunta sila ng Baguio ng asawa niya. So, guys, nilupak kayo dyan. Alam nyo, binili to sa night market Alriga. Diba may mga vlog ako before na may night market Alriga ako. So, dun yan binili. Tapos, itong nilupak. Tapos, itong kasaba sa Pita Restaurant. So, shout out kay ate. Pangalan ito, kay ate Sylvia. Thank you sa kasaba. May cheesecake pa ako dyan, di ko na sinama kasi hindi naman kanin yung cheesecake, diba? Alam nyo guys, yung naman ng wrap namin. Carrot cake, banana cake, cheesecake, and chocolate cake. Tapos itong kakanin. So, paano pa po tayo papayat na to? But thank you Lord for the food, diba? So, kayo ba? Mahilig ba kayo sa mga kakanin? Sarap. Alam nyo, natikman ko na kasi itong nilupak. So, favorite ko siya. Expect ko na masarap siya. Pero itong kasaba, grabe, sarap. Picturean ko pala kasi mangiinggit ako eh. So, ako naman guys, mahilig naman ako sa mga kakanin. And especially yung papa ko, mahilig siya magluto nung buhay pa siya. Sobrang hilig niyang magluto ng mga kakanin. Masarap siya sa sa barakong kape. Kasi yung barakong kape, medyo mapait, diba? So, hindi ako nag-sugar sa aking barakong kape, guys. Look! Sarap. Shout out pala. Guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa second channel ko, please do subscribe sa Liz Manalo Francisco. Diba? Medyo loading pa ako kasi kakagising ko lang. Kaya hayaan nyo na, payagan nyo na. So, ganito ako pagkakagising ko. Loading pa. Tamang kape-kape. Then, tula-tulala. Pero, kapag meron akong kailangang tapusin na trabaho, kahit loading pa ako, nag-a-activate agad yung utak ko kapag may kailangan akong gawin na work. Ganun ako eh. Pero, syempre, kailangan kong magkape. Ewan ko ba, yung coffee kasi, hindi lang naman ako, I'm sure everyone can relate na yung coffee, yun parang nakakadagdag sa atin na, magising tayo sa umaga. Diba? Meron ngang palabas sa commercial sa TV para kanino ka bumabangon. Diba? Nescafe yun eh. Ang tagal ko nang hindi nagkakape ng Nescafe. Sobrang matis yung nilupak, guys. Ang laki ng serving nila. Tender hams lang. So, 10, 10, 10, 30 lang to lahat. Ewan ko kung kaya kong ubusin. Pero sa sobrang agad na to, hindi ko sure eh. Kayo,
anong paborito nyong kakanin? Comment down below. Mahilig din ako sa ano guys, sa suman. Alam niyo yung suman? Sumang malagkit and sumang kasaba. Then yung tamales. Pero gusto ko yung tamales. Sa Ibaan kasi, di ba taga Batangas ako? Sa Ibaan at Rosario, ang tamales nila, may lamang ulam, parang pork, something, giniling, yun. Sa inyo ba, ganun din? Doon naman sa amin sa Batangas City, sa Bawan, ang tamales sa amin, malagkit na kanin, tapos binubudburan ng latik, then pulot, yung asukal na sweets na yun yung gustong-gusto ko eh, na nilalagay doon, yung tamales na yun. Tuwing araw ng mga patay, piyesta ng patay ba yung tawag doon, laging may mga gumagawa sa amin ng ganun. Tapos yung mga kapitbahay namin, yun, pinibigyan nila ako. Ako lang yung binibigyan nila sa pamilya namin. Charot. Hindi, basta lagi nila akong binibigyan. Pag gumagawa sila ng tamales. Siyempre, yung binibigyan naman nila sa akin for the family. Ako kasi yung ano eh, ako nga ba? Basta ako yung parang palabati sa mga kapitbahay namin. Kasi yung mga kapitbahay naman namin sa Sinala, mga kamag-anak din namin. And alam nyo ba, nung umuwi ako ng 2019, konti pa lang yung bahay dun. Tapos amin pa yung pinakamalaki. Hindi naman malaki, mahaba. Yung bahay kasi namin pahaba eh. Alam mo yung parang tren. Oh, ganun. Tapos yung iba, konti lang, parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, something, ganun lang yun ba? Ay, dun. Nung umuwi ako nitong 2022 nung July, dami na palang bahay dun. Yung parang, kung matagal ka talaga, hindi mo na makikilala. Mm-mm, as in. Anyway, kain tayo, puro ako kwento. Ang sarap ng kasaba ha. Kasaba ng pita, sarap. Favorito na Rodney. Tapos biko tayo guys. Tikman natin. Yung biko nila, kulay ube. Hindi ko alam kung may food color or nilagyan ng ube halaya. Di ba ganito yung kulay ng ube halaya? First time kong tikman tong ano, biko. Parang lahat naman sa akin masarap. Uy, hindi ha. Pag hindi masarap, nagsasabi ako ng totoo. As in. Ganun ako sa pagkain. Hindi masarap o kaya masusuka ako. Ganun. Arte-arte ko pa naman. Pero huwag nyo pagsasabi. Konti lang. Ang sarap! Sarap! Alam nyo ba? Yung tatay ko, sobrang sarap niyang magbiko. Pero kulay brown yun. Kasi yung asukal namin, pula. Brown, tapos asukal pula. Alam nyo, isa pa din ako dyan sa nalilito. Ano ba talaga siya? Brown sugar? Pulang asukal? O brown sugar? Diba? Kasi yung nanay ko pag sasabihin sa akin, Neng, bumili ka nga doon sa tindahan ng pulang asukal. Ano kang pulang asukal? Brown sugar. Diba? Pag English ba, brown sugar. Pag Tagalog, pulang asukal. Comment down below nga kung nakaka-relate kayo. Hindi, ganun talaga. Ewan ko, hanggang ngayon nadidinig ko yun sa nanay ko nung umuwi ako eh. Na, ano. Tapos mas maganda daw na asukal yung pula, yung mascobado. Mascobado ba yung tawag doon? Pinag ko hindi ko maubos. Ang lalaki. Ang laki ng serving. Nung ganito kaagad, tapos ganun nakabigat yung chan mo. Good luck sa'yo. Mag-ASMR kaya ako. Pakinggan nyo kung paano akong umuya. Sinasadya ko pa naman umingay para maglaway kayo dyan. Paano kaya ako papayat? Pero promise guys, sa 2023. Ay, hindi pala promise. Basta, sa 2023 guys, ang mapapanood nyo sa akin parang kagaya kay Clarice. Kilala nyo si Clarice. Comment down below guys kung kilala nyo si Clarice. Si Clarice lang naman ang nag-iisang walang katulad na
puro gym ang ginagawa. Clarice Fitness. Yun. Yun yung kanyang channel. Shoutout sa'yo, Clarice. Baka naman. Yun, si Clarice. Pero dumating din naman ako sa point ng mga kaedadan kong mga 20s, ganyan. Namilig din ako mag-workout. Tapos, nung natigil akong mag-workout, natigil akong mag-gym, yun, tumaba na ako. Alam niyo yung nakikita niyo sa akin na ganito, hindi pa ito yung pinakamataba ko. May time din nung mga previous years na sobrang mataba ako. Lalo na nung after kong kinasal, nung kasal ko, mataba na ako. Pero after ko pang kinasal, sobrang lumobo ako. Ganun siguro talaga kapag kinakasal, lumulobo. Yun. Ano pa bang ikikwento ko sa inyo habang kumakain ako? Tingin ko hindi ko siya kayang ubusin. Tingin ko lang ha. Hindi ko mapapangako. Kasi nabubusog ako eh. Sarap ng kape. How many cups of coffee ang kaya niyong inumin sa isang araw? Marami nagsasabi sa akin na hindi daw masyadong maganda ang, totoo naman, ang caffeine. Pero pag bara akong kape, okay lang naman siya siguro, di ba? So, kayo ba? Meron din mga taong hindi nagkakape ha. Alam niyo, before, noong nasa Pilipinas ako, nagkakape ako. Tapos, na-addict ako sa kape. Nung nag-networking ako, alam nyo na kung bakit kapag nasa networking, ma-addict talaga kayo sa kape. Kasi nga, open-minded ka pa. Tara, kape tayo. Yun nga din talaga ang usually na ginagamit. Parang tagline na ng networking yun eh. Open-minded ka pa, tara kape tayo. Diba? So, kapag hindi mo pa alam yung word na yun, na open-minded ka, tapos yayain ka magkape. Lalo na, nung time na nag-networking ako, dalaga pa ako nun eh. So, syempre, kailangan kapag nasa networking company ka, postura ka. Alam mo yung tipong may laman yung bulsa mo pero wala naman. I mean, yung you have millions of, parang ganun yung training sa amin eh. Kailangan poporma ka ng you have millions of money sa bulsa mo. Isipin mo, million ang nakalagay sa pera sa bulsa. Excuse me. Isipin nyo na lang na meron kayong milyon sa bulsa nyo. So, syempre, hindi naman kasha kung pera talaga. So, check-in na lang. Lagay nyo 1 million in my right pocket. 1 million in my left pocket. Diba? Oh, sampa kayo. So, pag ganun yung mindset nyo, ay di kami. Ganun. So, ang tendency, kapag may target kaming tao na papapasukin namin sa networking. Kasi, syempre, ang panahon na yun talagang sobrang sipag ko. Kumikita naman talaga ako, aminado. Aminado naman talaga ako na may pera sa networking. Kaya lang, ang networking, kapag tamad ka, wala talaga. Uubusin yan yung oras mo, yung time mo. And then, kung hindi ka magaling sa salita. Pero naaaral yun, ha? Naaaral yun. May mga trainings doon nung kami. So, yun. Kaya mangyayari, todo porma ako. And then, makikipagkape. Siyempre, nung mga times na yun, yung siyempre kapag may tsura ka, parang sinabi ko may tsura ako. Nakakahiya. Cut ko na lang to. Ayan, so siyempre, yung alam mo yung parang may looks ka, mas i-entertainin ka ng mga tao. Kapag nag-aayos ka, nagme-makeup ka, nagbibihis ka ng maayos, mas i-entertainin ka nila eh. Kaysa yung basta ka na lang na parang, oh, maganda yung product mo, maganda yung ganun, di ba? Hindi naman, di mo naman mai-sales talk ang isang bagay or ang isang gamit kung hindi siya nakikita sa'yo, di ba? Sasabihin mong, parang ano ba ang mga product namin before sa networking? Yung Ultima C yung pangalan niya. Vitamin C yun. So pag, pero totoo yun ha. Alam mo, kapag super hyper ako and super energetic, bawal akong uminom nun. Kasi grabe, as in wala akong tulog the whole night. Buong magdamag, wala talaga akong magiging tulog. And then after,
ay sobrang hyper ko. Parang 100% yung energy ko. Kapag uminom pa ako ng gamot na yon, dodoble yung energy ko. Dinaig pa yung chocolate na kinain ko. Ganun siya ang impact sa akin kapag umiinom ako nun. So, totoo siya. So, syempre, kapag hindi mo siya ginagamit at hindi siya nakikita ng tao sa'yo, sasabihin mo, paano mo siya iaalok sa tao? Pero, hindi ako nag-stay na itinda yung products. More on, kasi networking, diba? Multi-level marketing yun. So, kailangan makapag-invite ka ng mga taong jo-join sa networking. Jo-join doon sa, company mo. So, doon ako nakafocus. Hindi ako nakafocus sa pagtitinda. Pero, talagang bumibihis ako. Inaayos ko yung itsura ko. Diba? Kasi lalo noon, di naman ako kagandahan. Ang ibig ko sabihin, ganda na din yung itsura ko. Pero, maitim talaga ako noon. As in, tapos super payat ko. As in, payat na payat. As in, parang kaganto lang yung bewang ko. Laging, sinusukat. May sumumpa lang talaga sa akin eh. Natuto lang akong kumain. Ganon. Yun yung mga times na yon. So, ang nangyari dito is eating kakanins with kwento. So, ano pa bang gusto nyong malaman? Ano pa bang gusto nyong ikwento ko sa inyo? Diba? So, alam nyo ba na dito ko kayo tinitingnan. Tinitingnan ko yung sarili ko. Hindi ako tumitingin sa lens ng camera. Anyway, yun. Ganun lang naman. At saka lahat naman ay nag-i-improve. Diba? Kaya, after nun, nawala ako sa networking company, nag-focus na ako sa church. Kasi parang before, nag-church ako, then nag-networking ako. Pero, dami akong time sa networking. Talagang after church, pagkatapos yung closing prayer, amen. May exit na ako. Hindi na ako magpapakita sa mga ka-churchmate ko. Diba? Kasi sasabihin nila na talagang i-invite nila ako para mag-join sa ministry. Eh yung mga kapatid ko kasi noon na nandito sila before. Madami kami dito before eh. Ilan ba kami? 1, 2, 3, 4, 6. 6 kaming magkakapatid dito dati. So, dun sila nag-church sa Jebel Ali, tas lahat sila ay active sa church, nasa ministry. So, ako naman, nag-networking after ng service, go! Diba? So, nung nag-decide na ako na mag-focus na sa church, ginive up ko na yung networking. Diba? Kasi nung time na yon nung networking, you are parang, alam mo yon kapag masyado natin na gusto natin ng magkapera pa. Kasi before, ang dami ko talaga mga pangarap. Nung dalaga pa ako, ang dami kong pangarap. Parang ayoko pa mag-asawa. Talaga naman, na yung mga plano natin sa buhay ay mas maganda yung plano ng Lord. Diba? Yung tipo na ayoko pa mag-asawa talaga before. Kasi gusto ko, bago ako mag-asawa, mapagawa ko yung bahay namin para sa nanay ko. Then, makapagtapos ng pag-aaral yung mga kapatid ko kasi breadwinner din ako before eh. Then, gusto ko magkaroon muna ng sariling bahay. Kaya before, kuha ng bahay. Ang dami ko ng bahay na kinuha tapos hindi natutuloy yung bayad dahil nagkakaroon ng emergency. Diba? Pero ngayon, iniba ng Lord yung life ko. Naging ang pangyayari is, alam mo yun, at the age of 30, dapat ngayon pa lang ako mag-aasawa dun sa plan ko. Pero nag-asawa ako is 26 years old. O, diba? Isipin nyo, 26 years old ako nag-asawa. So, 4 years na kami ng asawa ko. And hindi naman ako nagsisisi. Diba? It is something na alam ko na perfect plan ng Lord para sa akin. And I am grateful kung nasaan ako ngayon. Diba? Wala man ako yung pangarap ko na bahay. And yung napagawa naman yung bahay namin, hindi nga lang ako yung dahilan. Diba? Yung bahay nila mama is napagawa naman siya kahit papano. Kahit papano lang yun. Kasi hindi yun yung parang pinaplan ko na mangyari dun sa bahay namin, dun sa matandang bahay. Matandang bahay kasi yung tawag namin dun sa lumang bahay na dun kami lumaki, ganon. Pero okay na din kasi at least may ginamit ang Lord para maging maayos yung bahay namin. And then, kumain tayo.
ba akong napunta dun sa kwento na yun? Diba? Tapos, yun nga, sabi ko nga sa inyo, wala man akong sariling bahay. Pa, hanggang ngayon, wala kami bahay na roti. May bahay kami dito sa Dubai, nagre-rent kami. Pero pag sa Pilipinas, wala kaming sariling bahay. Pero hindi ako yung tipo na parang, kagaya before na, paano na yung future ko, paano na yung mangyayari sa life namin, diba? Before, ganun ako, lalo na nung nag-uumpisa akong maging, nag-uumpisa kami na Rodney na mag-asawa. Gusto ko na meron kaming bahay. Paano pa kasi pag umuwi kami ng Pilipinas, saan kami titera? Ayoko naman na doon ako titera sa kanila, diba? Kasi ang hirap kaya mamianan. Doon mababait naman yung mga bianan ko. Lalo na yung nanay ko, sobrang bait. Siyempre, ma, shout out sa'yo. Huwag kang chat ng chat ha, at kung kanino tawag ng tawag. Anyway, diba? And siya naman, ayaw din naman niya na parang mag-stay kasi parang ang hirap kumilos, diba? Kapag wala kayong sarili. Pero, nasa moment ako ng life ngayon, kapag nag-uusap nga kami mag-asawa, na parang from the start ay hindi naman kami pinabayaan ng Lord. Diba? And parang nakakapagod kasing magplano. Pero you will not stop planning for your future. But, ang pinakamaganda doon, natutunan ko na parang iasa na sa Lord. Na parang, Lord, ikaw na bahala. We will just enjoy what are happening right now. Diba? Parang, tama na yung parang gagawin mo lahat para matupad mo yung pangarap mo. Diba? Dumating din ako sa point na yung, ano tawag dito? Umaga, ginawa kong gabi. Yung gabi, ay ginawa kong umaga. At meron din dumating sa point na yung the whole day, ay whole day and the night, ay wala talaga akong tulog as in. Kakahanap ng part-time, kakahanap ng maayos na trabaho, another trabaho. So, hanap ako ng hanap ng part-time kasi yung sahod ko, ay hindi siya sasapat kasi may mga pinag-aaral tayo nun eh. Tapos, syempre, magbabudget pa tayo sa bahay natin. Breadwinner ka eh, diba? Kaya, nakaka-bless lang kung paano kapag nagtiwala tayo doon sa plans ng Lord sa atin. The best yun. And kung akala mo, yung plano mo ngayon ay hindi dininig ng Lord. Yung kung akala mo ay yung plano mo ngayon ay the best na yan sa palagay mo, kaya gusto mo siyang makamit, eh mas may matindi palang plano ang Lord sa mga buhay natin. Diba? So yun, alam nyo, hindi ko na alam kung ano mga pinagsasabi ko sa inyo. But anyways, pakinggan nyo na lang. Hopefully may mapulot kayo habang kumakain ako ng mga pagkain na ito. Na halos nangalahati na lahat. Parang hindi lang nangalahati. Nag-one-fourth na tong biko. And yung kasaba and yung nilopak. Pero hindi ko siya talaga kayang ubusin, guys. As in, kahit gaano ako katakaw, hindi ko siya kayang ubusin. Una, mabigat siya sa tiyan. Pangalawa, masyado siyang matamis. And lumalamig na yung kape ko. Shout out nga pala sa Team Saco. Team Saco yung nasa likod niya eh. Tapos channel name yung nasa harap. And shout out sa mga lahat ng sumusuporta dito sa channel ko, guys. Team Boyoy, Team Walang Ewanan, Soward Family, Team Salompas, Team Ayuda. Sino pa ba? O anong klaseng team kayo? Salamat sa pagsuporta sa channel ko. And kapag hindi ako nakakapunta sa inyo, pagpasensyahan nyo na kasi lagi akong tulog. Kung tulog ako, kung hindi ako tulog, kumakain ako. Hindi ako kumakain, busy ako sa work ko. Pero magre-replay ako. Promise. Oh, daddy, huwag ka na magtatampo. Nandun ako. Hindi mo lang nakikita. So, yun. I think dito ko natatapusin tong vlog na to. Habang okay pa ako. Parang nalasing ako sa sobrang sweets niya. Ang laki kasi ng serving nila. Tapos tingnan nyo tong kasaba, guys. Sobrang makapal siya. Hindi siya yung maninipis lang. Kaya, pero ang sarap niya. Alam mo yung busog ka na, pero gusto mo pang kumain. Yun. And I am thankful din naman dito sa YT, no? This is something na pantanggal ng
ng board ko. And tingin ko, I'm enjoying what I'm doing eh. Kapag kasi nag-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi ka titigil. Pwede kang magpahinga, pero hindi ka titigil. Like, nung kakadating ko galing Pilipinas, nagpahinga ako. Nag-stop ako ng for a while. Nag-pause a break ako for a while. Nagpahinga ako. Parang binabalik ko yung energy ko, diba? Even sa live stream. Pero ngayon, tingin ko, nandyan na siya ulit. So, kapag gusto mo yung ginagawa mo, kahit mawalan ka man ng energy dun sa ginagawa mong yon. Pero kapag ginusto mo talaga siya at nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, babalik yung energy na yun eh. Kagaya ngayon, bumabalik na. And, samahan mong kumain. Kumain lang kayo ng kumain, guys, hanggang gusto nyo. Pero syempre, exercise more. Ako kasi, eat more, exercise no more. Yun talagang kulang sa akin, exercise. Kaya Clarice, baka naman Clarice. Pwede ba tayong mag one-on-one para turuan mo ako? Turuan mo. Wala na naman ako mag-workout, guys. Ang kulang talaga sa akin ay kasipagan. Kaya kasipagan ang pag-exercise, pag-workout, baka naman saniban mo ako. yun yung kulang sa akin eh. Kasi yung tulog ko okay, yung food ko okay, exercise talagang wala sa akin. Kaya yung asawa ko, lagi niya na akong niyayaya kapag magbabike sila. Kahit naka-scooter ako. Kasi kahit papano, may walking kahit konti, may exercise kahit konti, maglalakad-lakad. Kaya sabi niya eh, meron siyang ginawang video na nagre-ride sila. Sabi niya kay Chester, yung asawa ko, pa-winter na, baka naman. Kasi gustong-gusto niya talaga magkaroon ako ng exercise. Diba? Pero salamat din sa Lord ah, kasi kahit wala akong exercise, ay okay naman ng health ko. Hindi ako nagkakasakit. Diba? So, thank you Lord. Anyway guys, tapusin ko na tong vlog na to at baka maubos ko pa to. Sobrang busog na ako. Sana nag-enjoy kayo dito sa vlog ko na ang gusto ko lang naman dapat gawin is kumain. Pero ewan ko, napakwento na ako ng kung ano-ano. Anyway, hopefully ay meron kayong mapulot. And basta, lagi lang natin tatandaan na whatever the circumstances that we have, may kanya-kanya tayo ng pagsubok eh. Lagi nyo lang tatandaan na nandiyan ang Lord to help us. Okay? We just need to put our trust on Him. So, thank you so much for watching this vlog, guys. Hope you like it. And kung nagustuhan nyo, kahit hindi nyo pa nagustuhan, i-like nyo na, i-share nyo na, and i-subscribe nyo ang aking channel kapag hindi ka pa nakakapag-subscribe. Okay? And also, guys, please do comment sa comment section kung meron kayong suggestion na gusto nyong makita sa akin. I-vlog ko, pilitin natin. Challenge nyo ako, pilitin natin. And yung mga request nyo pala ng mukbang, guys, hindi ko pa nagagawa. Yung paa ng manok, ang dami ko ng tinanungan. Meron kasing one time na yung paa ng manok, meron na, tapos bigla siyang naging not available nung kukunin ko na, ibinigay nila sa iba. So, not meant for me yung paa ng manok. Pero kumain naman ako ng ulo ng manok, diba, last time. Anyway, basta yung iba mga, yung durian, wala kasi, wala akong makita. Hindi ko siya kilala. I mean, wala akong makita dito ng durian. Siguro kapag umuwi na lang ako ng Pilipinas. Pero ayoko yun eh, kasi mabaho yun. Pero dahil siya na-challenge nyo ako, sige, let's try. But anyway, guys, thank you so much once again. This is your Queen Celeste. God bless you all, and I love you all with the love of the Lord. Bye!